tao, kapag lumapit tayo, tatanggihan tayo eh. Sa tao, kapag lumapit tayo, dededmahin tayo. Sa tao, kapag lumapit tayo, hindi ka na tinulungan, may sumbat ka pang mararanasan. May sumbat ka pang maririnig. Continue. Pag binasa mo ang mga ebanghelyo, walang tinatanggihan si Jesus sa pagtulong sa mga hindi makatulong sa sarili, mga mahihina. Tingnan po, totoo naman eh. May time pa nga na ang mga alagad wala ng pahinga eh, di ba? Sa Mark chapter 6. Kaya ano ang utos niya sa kanyang mga alagad? Kaya ano ang utos niya sa kanyang mga disipulo? Hindi kayo, tumawid tayo sa kabilang ibayo para makapagpahinga kayo ng konti. O, tingnan nyo, ang mga alagad, busy sila eh. Sa paglilingkod, sa paggawa ng himala, sa pagtulong sa mga mahihinang kanilang mga kababayan. At dahil sa dami ng taong parot parito, dumarating at umaalis, hindi sila makakain. Kasi kahit break time, may dumarating. Nakita ng Panginoon yung kanilang paglilingkod. Tayo man, nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawang pagpapagal, paglilingkod. At kapag nakita niyang medyo pagod ka na, i-recharge ka niya, pagpapahingahin ka niya, i-relax ka niya. Para sa susunod na mga gampanin, gawain, malakas ka na naman ulit. Nung sila'y tumawid, sumakay sila ng bangka, tumawid sila sa kabilang ibayo. Sabi ng Biblia, pagdating nila doon, paglunsad nila, ang daming tao. At alam nyo ba kung sino yung mga taong kanilang dinatnan, yung mga taong sumalubong sa kanila? Yun yung mga taong iniwan nila. Kaya nila iniwan yon sila, iniwan nila, iniwan sila ng Panginoon, kaya sila umalis doon, para nga makapag-relax, makapagpahinga sila, sapagkat ayaw niya magkasakit din ang mga alagad niya. Pero ang nakakatuwa, surprise, yung mga taong iniwan nila, yun ang sumalubong sa kanila. Bakit? Sumaki nga sila ng bangka eh. Tapos, yung iniwan nila, yun ang sumalubong kasi nga, yung pong Sea of Galilee, halos pa oblong kasi yan eh. Ang mga tao, nung makita nila na umalis ang Panginoon at alam nila kung saan pupunta, nung alam mo na mga tao kung saan sila pupunta, yung mga tao, binaybay nila yung dalampasigan, yung gilid ng Sea of Galilee. Lakad-takbo, habang si Jesus at ang mga alagad nakasakay ng bangka. Yung mga tao, mabilis lumakad, mabilis tumakbo, gano'n naman talaga pag ang tao ay nangangailangan ng tulong eh, di ba? Kapag ang tao ay nagtatanong, nangangailangan niya ng tulong. So, ipinagtanong-tanong nila, saan mapupunta? Si Jesus, saan ba sila pupunta? Saan ba ang destinasyon nila? O, nagtanong-tanungan, kumalat yung mga sagot. Doon sila pupunta, o, di ba? Yung mga tao, lakad-takbo, nauna pa silang dumating. Kaya paglungsad nila, sabi ng Panginoon sa kanila, kaya nga kami umalis dun, iniwan namin kayo, tapos kayo ang sumalubong. Pinagalitan ba sila ng Panginoon? Hindi. Itinaboy ba sila ni Jesus? Hindi. Sinermonan ba sila ni Jesus? Hindi. Ang sabi po ng Biblia, dumating ang habag kay Jesus. Kaya sila ay tinuruan ng maraming bagay, pinagaling sa kanila mga karamdaman, pinaghimalaan at pinakain pa. Tingnan po ninyo, kaya tama, wala pong itinataboy ang ating Panginoon sa sinumang mga lumalapit at humihingi ng tulong sa Kanya. Kaya nga kapag binabasa natin ang mabuting balita, ang Ebanghelyo, makikita natin doon na walang tinatanggihan si Jesus sa pagtulong sa mga hindi nakakatulong sa kanilang sarili, sa mga taong walang kakayanan makagawa, sa mga mahihina. Hindi niya ipinagkakait ang alin, ang kanyang habag, ang kanyang kapatawaran, ang kanyang kagalingan, ang kanyang pagpapalaya sa mga taong lumalapit at humihingi ng tulong sa kanya. Hindi niya tinatalikuran ang mga taong walang kayang magbago, sa totoo lang. Walang kakayahang gumaling, walang kakayahang lumaya. See, tingnan po ninyo. Sa tao, kapag lumapit tayo, tatanggihan tayo eh. Sa tao, kapag lumapit tayo, dededmahin tayo. Sa tao, kapag lumapit tayo, hindi ka na tinulungan, may sumbat ka pang mararanasan, may sumbat ka pang maririnig. Ang tao, tatanggihan ka sa lahat ng iyong paglapit, may mga dahilan din naman, kaya tayo tinatanggihan, maaaring wala din silang hawak, wala din silang maitutulong. O kaya naman, kaya tayo tinatanggihan, sapagkat hindi nila tayo feel na tulungan. O diba? Ang dating kasi sa kanila, tayo ay abala, tayo ay perwisyo. Hindi tayo karapat na patulungan. Wala sa kanilang pakiramdam. Pero kay Jesus hindi, walang ganun. Kaya yung kasabihan nating mga Pilipino, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, pinasusubalian ng atin pong pagbasa. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng walang kakayahan at mahihina katulad natin. Kaya nasa Diyos ang lahat ng gawa. Yeah. At nasa Diyos din ang awa. Pinapasubalian yung ating kasabihan na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ang totoo, nasa Diyos ang gawa sa mga taong walang kakayahan at mahihina para sila'y makalutas ang kanilang suliranin. Thank you God for everything.